yun pala Buboy, na pag-usapan na namin ni mama mo yung final decision niya para sa iyo. Hindi ko na nga po naalaga nung bata pa. Tapos ngayon malaki, hindi ko pa rin siya maalagaan. Dadayo naman po. Mag-aaral na lang po muna siya. Pag nakakuha po siya ng magandang trabaho. Kung ano daw po ang gusto ko. Kung kakayanin ko naman daw po eh. Ayos lang sa kanya. Pero nag-iiyak, umiiyak po siya. Once again mga mahal kong viewers, ngayong araw ay nandito na naman tayo sa part 10 kila Buboy. Ayan, part 10 na po ito. At kumustahin po natin yung pinapatayo natin yung pabahay sa kanila. Ayan, kanina naasalubong ko yung karpintero doon. Di ko alam kung nagtrabaho ngayong araw. Si Buboy, grabe, walang tigil. Buboy! Ano? Tapos na agad! Ha? Tapos na! Ay, grabe naman si Buboy. Saka lang. Natapos na agad tong kalahati dito sa kabila. Ano yan? Nagbubuhat ka? Pinapalagay po dito sa akin. Nagtrabaho ba ngayon yung carpentero ngayong araw? Apo. Para po bukas. Yan naman lang. Anong oras siya ngayon nag-out? Alas 7 po siya. Nagpasok. Tapos? Ngayon po. Kaka-out lang niya? Siguro hapon na rin po. Kaya umuwi na. Dito. Dito lang naman siya. Oo, nasa lubong ko nga nakamotor. Sabi niya, hindi naman daw pwede pang lagyan doon kasi go. So, oo, yung ano pa ano, hindi pa na-deliver. Pero nakausap ko na yung ano, yung hardware, i-deliver. Oo. Ang bilis ano, ang bilis. Kalahati na yan, oh, agad. Grabe si Buboy. Andun si nanay. Dalawa? Oo. Dalawa po yata, parang tatlo. Alas 7 kayong nagsimula kanina, Buboy? Oo. Oh. Wala pang alas 7. Napunta na po yun. Para hindi mainit, ano? Grabe yung tiyan. So, araw-araw. Araw-araw, ano? Nay! Kumusta? Opo, gagawa ng walis. Gagawa ng walis. Ano yan? Pangbenta? Pangbenta po. Benching ko isang walis po. Eh, talagang madiskarte si Nanay Maribis. May nag-order pong walis. May nag-order po sa inyo. Ano yun, dati bang ano nyo din yan? Nego-negosyo nyo yan, yung nagagawa ng walis. Dati na po ito. Naglalako po ako nito sa bayan. Naglalako kayo? Naglalako po. Mura lang ito noon, 15 pa. 15 pang ano? 15 pang ano bentahan, isang walis. Oo. Ngayon ay nagmahal na, benching ko. Oo. Ano minarienda po nila ngayon? Yung juice po. At saka may tinapay po dyan. Tinapay yung ano nyo? Nasa yung umaga po, pinamirenda ko po kanina umaga, maruya. Nagbili ako na yun ng mga pang ano, pang merienda doon, juice, kape. Opo. Yung 3-in-1 na para ano, tsaka madaming ano, cupcakes, biscuits. At pwede ka magluto na yun ng mga pansit-pansit. Nagdala ako ng pansit doon. Mga merienda po nila. Oo, mga merienda nila para almusal. Sa almusal na lang, pansit. Mm-hmm. Para malalakas. Oo. Napanood mo na yung ano natin kahapon, yung vlog natin? Hindi po po. Hindi pa? Oo. Ano yun? Nag-usap na kayo ni Buboy tungkol dun sa ino-offer nung ninang namin? Nag-usap po pa eh, pero malayo nga. Parang ngayon lang kami nagsasawa, tapos lalayo ulit. Yung sinabi ng mga viewers natin, totoo yun. Minsan lang yung ano, minsan lang talaga yung opportunity na yun nga, i-offer ng tao sa inyo. Ano? Minsan nga lang po dumating yun. Mm-mm. Kaso nga lang, lalayo naman po. Aral na lang po muna siya. Pag nakakuha po siya ng magandang trabaho.
kahit di naalis. Tama po yun. Dito na lang. Kikita rin po dito. Kesa magkalayo na naman po. Yun yung pinaka-decision mo, nanay. Yung ayaw mong lumayo si Buboy sa inyo, no? Hindi ko na nga po naaruga nung bata pa. Tapos, ngayon malaki, hindi ko pa rin siya maalagaan. Parang napakahirap mo. Pag malayo na naman siya sa akin. Bakit, gano'n ba kahirap bilang isang ina yung, syempre, 23 years kayo hindi nagsama, di ba, nay? Sobrang hirap po, ma'am. Simula baby pa niya. Hindi ko na siya nahalagaan, mahalikan, na kung pag-aaruga sa kanya. Kaya yun yung decision mo po, ay. Sa kanya lahat. Ang mga viewers natin, nay, ay talagang ano din, suportado sila. Sabi, pagbibigyan ka daw ng, na mag-isip para ano, yung pag-isipan mo yung dapat, kasi sabi niya para sa inyo yun, big opportunity yun sa inyong mag-ina. Syempre, kung magkaroon ng trabaho dun si Buboy bilang US Navy, ay lalong mapapaganda yung ano niya, yung kinabukasan. Syempre, damay ka na nun, nay, kasi ikaw yung nanay niya, ay posible pa na maano ka niya, petisyon doon, di ba? Alam ko naman po yun, pero tama na yun. Gantong buhay lang, simple lang. Para walang problema, masaya. Kasama. Kahit simple lang po yung buhay, ano? Kahit simple lang. At least hindi naman na magkakalayo. Pag iniisip ko lang po, parang ewan. Ang tagal na panahon na hinanap ko. Mayroon din nag-comment doon, nay, na sabi na tiis mo nga daw ng 23 years. Bakit ngayon na ikabubuti niya pa yung ano niya, hindi mo daw payagan? Yan lang nga, yan lang hindi po nila alam. O nga po, sa 23 years, hindi po nila alam kung gaano kasakit dyan. Hinahanap ko po rin yan. Palagi po pang hinahanap, punta kong Bicol, kung saan ko po hinahanap yan. Hanggang sa nawalan ako ng pag-asa sa paghahanap, na akala ko hindi na kami magkita. Parang sumuko na rin ako noon sa paghahanap. Sabi ko, hindi na yata, wala ng pag-asang magkita pa kami. Kaya ang gumawa ng paraan niya, yung anak ko po, para makita namin niya. Yung isang anak niyo po? Tapos nung makita niya, sinabi niya sa akin na nakita na namin mas si Bombay. Ano mo, ibinigay nga sa akin ang account niya. Ano po yung naging reaction niya yung pinamalita ng isang anak niyo na nahanapan niya na si Bombay? Po, natuwa po ako. Tuwa sobra po. Kaya binigay niya po agad sa akin yung account niya. Panahon po niya, wala siyang cellphone, nakiki-online sa ano lang, yung nakikiram sa kapitbahay lang din siya. Minsan, doon po ba sa ano, nag-computer sa laptop? Oo. Nakikiano po siya, para maka-online lang siya. Okay. Tapos hanggang sa, sabi ko, bilhan ko siya ng cellphone para palagi kami mag-chat, kahit sa chat mag- Nabilhan niyo po siya? Oo. Nabilhan ko po siya ng cellphone. Oo. Para lang po, lagi kami magkausap, video call. Na sobrang nanambik din ako sa kanya. Kaya nung sabihin sa akin na wala siyang cellphone, nakikihiram lang siya, kikitawag lang siya. Nanahong pa ng pambili. Pinadalahan niyo po agad para... Para sabi ko, bigyan na kita ng pambili para hindi ka na nakikihiram ng cellphone mo. Hindi ka na nakikitawag-tawag. Para pag nag-uusap tayo, matagal yung pag-usap natin kahit sa video call, at least iyon na yung ano, sarili mo yung cellphone. Kaya pinadalan ko po yan ng pambili niya ng cellphone. Ay nasira naman po agad. Parang bumagsak.
Grabe, para kang laging may pinapamerienda na yan, no? Nandiyan yung mga ano. Ano, umaga pa lang nag-start na pala sila? Anong oras sila nag-start? Nag-start po sila alas 7. Yung karpintero. Tapos tanghali, anong oras sila nag-out na? Nakakain ko po sila ng 11:30. Ganun po ang ano. Tapos dito. Anong oras sila mag-start ng hapon? Alauna po. Hanggang hapon na po. Kaya lang po kasi wala pa po yung PBC kaya hindi nila na ano na idiretso. Oo, na idiretso ngayon. Oo. Kung nandiyan po ang PBC, tapos po 'yan, puro haluglap na po 'yan. Oo. Buboy. Excuse nga ako muna dito kami. Nangyayapagkwentuhan kay kuya niya. Dito ka sa tabi ni nanay. Dito ka. Dito na lang po. Ah, sige, sige. Medyo pawis yan eh. Naiiyas si Buboy. Ano, kumusta ang pagtatrabaho mo, Buboy? Ayos na po. Kaya naman po ang trabaho. Oo. Kahit medyo mainit, okay lang. At sa amin naman yan. Sa inyo. Mabubo. Mm-mm. Ano sa palagay mo, Buboy, kuha na nakita ng kasama mong labor dyan? Hindi na po. Kaya naman po. Sure ka? Kaya ko po. Grabe si Buboy. Wala na rin po kasi masyadong gagawin lang. Kaya nagtatatlo po kami. Mm-mm. Pero sa akin po, okay na sana yan. Para hindi na rin kayo bayad pa. Okay na yung karpintero na lang kasama mo. Opo, kaya naman po. Oo. Ano, dati ba nakikipag-arawan ka sa ganyan? Nagla-labor ka? Opo. Saan? Dito na? Sa Batangas po. Sa Batangas? Magkano naman ang labor dun? Dun po, medyo malaki kasi 500 na po ang rate dun. Mm-mm. Dito, ewan ko lang po kasi minsan kung ano lang iabot eh. Oo. Yun pala, Buboy, na pag-usapan na namin ni mama mo yung final decision niya para sa iyo. Yun pala yung decision niya, ano yung pinag-usapan niyo kagabi? Sabi niya na kung ano daw po ang gusto ko. Kung kakayanin ko naman daw po eh. Ayos lang sa kanya. Pero nag-iyak, umiyak po siya. Parang masakit din po sa kanya. Mm-mm. Na ano kasi siyempre sa tagal ng panahon na hindi kami nagkasama ni mama, ngayon lang kami nagkasama, tapos sabi nga niya malalayo na naman, yun yung ayaw niyang mangyari. Kumbaga po parang yung gusto niya lahat ng anak niya nandito kasama niya. Opo. Kahit mahirap man ang sitwasyon ng kalagayan, basta kasama niya, yun po ang gusto ni mama eh. Mm-hmm. Pero nagbitay po siya ng salita na kung bahala daw po, sabi niya, kung gusto ko sa ipong, sabi niya. Pero hindi ko po alam kung sigurado siya dun. Sabi niya malayo daw. Malayo nga daw. Oo. Eh ang ano lang naman, sabi din ng mga viewers natin na nasa US yung mga anak, mga Navy din yung mga anak. Yung nag-comment sa akin na sabi niya 5 to 6 years pwede mong i-petition si mama mo kung nandun ka na. Sinabi ko nga po kasi nabanggit nyo kahapon na malay mo, di ba po, nabanggit nyo kung pwede rin siya magpunta rin. Oo, pwede siyang ma-petition kasi yan yung magulang mo ay yan yung nanay mo. Sinabi ko rin po kay mama ay hindi ko lang sabihin, hindi ko lang po ano alam kung talagang sigurado talaga si mama sa desisyon niya. Oh. Sa tumagal na panahon na pag-iisip siguro din ni nanay yan, syempre yung opportunity na malaking opportunity para sa iyo, sa inyo, hindi lang ikaw kundi sa mga kapatid mo kung sinong gusto mong tulungan sa kanila, di ba? Malaking oportunidad yan, Buboy, mas malaking ano yan kasi mas mapapaganda yung buhay niyo. Meron pa nga nag-comment sa akin na viewers na lahat daw yung pamilya niya is US Navy. Ngayon, senior na silang pare-parehas, nandito na sila sa Pilipinas, nagbabakasyon na lang, maganda na yung buhay, hindi na sila hirap. Kasi si nanay, syempre kung ikaw naman ay dito lang magtrabaho, pagdating ng panahon na si nanay hindi na niya kaya yung sarili niya,
yung mga tustusin baga sa senior, sa lola na, sa nanay na, ay ano, hindi naman basta-basta, di ba? Pag dito ka lang magtrabaho talaga, kahit dito ka lang ano. Pero kayo pa din ang masusunod dyan, si nanay pa din ang papakinggan natin, kasi baka ma-stress pa yan kung iwan mo na naman. Hindi nga po. Ma-stress, mag-isip. Oo. Siyempre, baka anak po eh. Mm-mm. Ano nay, ano? Yung ano naman, yung decision mo naman ay ano nay, nasa sayo pa din yung decision sa inyong mag-ina, di ba? Ikaw naman po yung susunod diyan, hindi naman po ano kami. Nalulungkot na naman si nanay, oh. Ganyan. Ha? Ganyan po talaga si mama, lalong-lalo po. Nag-iyak pala siya kagabi. Opo. Kasi pinag-uusapan nga po namin, sabi ko, kung pwede, pumayag na siya. Ano, kasi hindi lang naman para sa akin, din para sa amin naman lahat. Totoo yan. Si ano, Buboy Nay, madali lang daw, ano, sabi nung isang nag-comment, madali lang daw makapasok yan kasi may looks, may itsura, tas matangkad. Eh, madali lang daw makapasok yan pag ganun. Pero ikaw, Nay, kasi yung pag-a-apply naman po sa US, hindi naman po yan ngayon, binigyan ng papel ngayon si Bubo yung aasikusuhin, ay bukas aalis na, hindi po, mapatagal po yan. Matagal po ang pag-process niyan. Yung pagpupunta pa lang sa USA, talagang madami pong ano, kailangan ano. Ikaw naman, Bubo, nakakaintindi ka naman ng English? Medyo, nakakaintindi naman po yung ibig sabihin na yung mga ano, yung mga ibig sabihin ng mga English, kaya nakakaintindi ka din. Nakakaintindi. O kaya kailangan mo munang mag-aral bago ka ano, no? Opo, kasi oo. Wala naman tong ano eh, wala yata dong Tagalog. Si nanay, oh, grabe namang ano mo na naman, nay, pag-emote mo yan. Oh, malungkot ka na naman. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganun kadali mag ano po dun, magpunta, mag-apply. Yung mga ano nga po ay gustong-gusto magpunta doon. Kaso nga lang yun, parang choices niya lang. No choice talaga si Buboy dito sa Pilipinas. Ganon at ganon pa din yung kita niya. Yan, sa Danawan. Di ba, Nay? Tayo baga mga nanay ay kung naghihirap yung mga anak natin, masakit din po sa dibdib, di ba? Nakakuha din po yan ng magandang trabaho kung makapag-aral, makatapos. Kahit nandito lang. Tawa sa Buboy. Buboy, pwede mong kunin yung ano doon? Yung dala ko? Isang karton yun, tapos yung naka-plastic na chinelas mo sa'yo yun, yung chinelas na yun. Oo. Papao! Binilan ko po siya ng chinelas, ganang sinabi ko nung nakaraan. At putol na po kasi. Putol na? Oo, yung chinelas na yun ay ano, hindi basta-basta mapuputol. And kumusta naman ang pagtrabaho ng karpentero natin, Nay? Okay po, mabilis ang gumawa po. Okay lang pagtatrabaho niya, ma'am. Mabilis po, ano? Mabilis po talaga yung kilos niya, yung kibo niya. Walang sinasayang na oras? Wala po. Maganda yan, at kung may pabayi pa kami na iba, pwede namin siyang i-recommend. Pinag-memeryanda ko po yan sa umaga ng 10:30. Oh, yun po talaga ang ano dito, ay yung meryendahan, 10:30. Tapos pag kakainin ko tanghalian, 11:30 po. Oo. Mabilis lang siya. Pagka lang. Merienda, konting upo lang, nandyan na naman sila. Trabaho naman sila uli. Oo. Habang nagluluto akong pananghalian, sige lang ang trabaho nila. Ay, tuloy-tuloy lang. Oh, di, bali ilang oras lang sila nag-stop ng ano, papahinga ng tanghali. Tanghali, makain po sila alas 12. Pahinga nila alauna. Pag alauna na po, tug pa naman sila pagtrabaho. Tuloy na naman. Diretso na po sa hapon. Oo. Pag hanggang makaritira po siya. Mm-hmm. Kaya lang po, hindi na. At wala po ko lang po ang PBC. Ay. Oh, yung PBC, na bukas lang dito na po yan. Papa-deliver ko po. Dito, ano, Buboy? Dalhin mo yung ano, chinelas at yung ano, sa iyo yan, chinelas at mga merienda. Yan, binuhat nung dalawa nating nagugwapuhang ano kasama. Yan, asuot mo daw, Buboy, yung ano, chinelas kung kasya mo? Kasya.
Grabe, oh. Saktong-sakto. Salamat po. Hindi na yan mapipigtas. Hindi na po. Oo. Iyan ako muna kasi madumi yung paa ko eh. Itago mo muna. Okay. I-ano mo daw, Buboy, ito ang mga pang-merienda natin, Nay. Pang-merienda, pwede mong lutuan sila, Nay, para ma-ano po, pansit, bihon. Pwede nyo po silang ano para may pang-palakas naman sila, ano, Buboy, tsaka yung kasama niya. Si Buboy talaga, Nay, ayaw niya palang ano-ano, maghanap ng makakasama dyan bilang labor. Eh, siya na lang daw po. Kaya na naman daw po niya. Oo. Yan. Lutuin mo lahat yan, Nay. Tapos may mga cupcakes din. Oo. Hindi na ako bibili. Hindi ka nabibili. Yan. Pang-merienda. May pang-merienda na. Yan. Madami po yan, biscuits. Pati ikaw na, may mag-merienda ka po. Yan, oh. Tapos yan, juice. Pwede ka magtempla ng juice, Nay. Ito, kape. Bigyan mo yung mga, ano mo, kapitbahay. Ngayon na po ay nagbuko juice at nagpaputol. Pinutol na po yung ano dyan, onyog. Ay, pang itaas. Ay, ganun? Tapos nandun pa po yung may pinuputol pa sila dun. Bale, ilang ano po yun? Ilistan nyo po sana kung ilang burpit po yung inaano nila, no? Pag na ano na po yan. Yung naputol na, pag na burpit na po lahat, ano na lang po sa inyong listahan. Listahan. Ikaw na lang po ang ano, titingin na ano, para ano. Saka itanong ko sana ngayon, Nay, sino po yung tumutulong sa inyo dati, yung nagpapakain, yung nagbibigay ng kaning bahaw sa inyo dati? Si Maring Tisi po. Naandyan po siya ngayon. Naandyan po. Pwede niyo pong tawagin, kakausapin ko lang saglit. Saglit. At napansin din niyo ng isang sponsor natin, sabi niya na nakaka-touch naman yung mga ganyang kapitbahay kasi tumutulong. Yan sa walang inaasang ano, parang wala kayong, wala silang inaasang ibalik niyo yung ano, mga po sila nag-iisip na may kapalit. Kapalit po. Basta, ano ba yung mga binibigay, sinishare niya dati sa inyo, Nay? Marami po, ma'am. May kani, may bigas. Pagka, kahit 2 kilo po, ma'am, ang bigas nila. Halika dito, Maribig, at mayroon ako dito, tig-3 litsi tayo. Anong po siya? Grabe, ano. Si Nanay ba yun yung ano dito, yung parang pork leader nyo dito? Apo, yung asawa ng presidente. Presidente? Ng purok. Presidente po ng purok. Oh, okay. So, yung mabait pala na ano. Siya pala yung nag-ano sa inyo dati. Nagsabi na karapat dapat kayong matulungan at yung ano nyo baga, hirap nyo ng ano nyo, buhay nyo. Minsan po, doon kami natutulog sa kanya, doon kami napatulog. O, parin din na kayo magsaing dito na lang. Magsaing, magluluto niya si Buboy. O, di doon kayo natutulog? O, magluto po si Buboy, siya nagluluto ng gulay, ng kanin. O, doon po kami natutulog. Pagkakaya namin, at mayroon naman po doon TV, panuoran. Bakit? Isa nanonood po kami doon. Yun, sinabi mo bang naisanla dati ng TV nyo, sila ba yung nakakuha, Nay? Naroon po. Pinaayos na po nila yun. Nasira na po yun sa kanila. Ilang beses na nila pinaayos. Nasa kanila po yung TV. Magkano daw po ang pinangsanla ng asawa niyo po sa kanila? 1.5 po yata. 1.5? Tapos napaayos na po nila. Oh, nasira na po, tapos napaayos. Oo. Nay, dito ka, Nay. May pag-uusapan tayo. May kasalanan daw po kayo. Eto pala si Nanay, oh. Nay, kumusta? Ay, okay lang. Laging okay. Laging okay? Mm-mm. Kayo po pala yung dating tumutulong sa kanila pag wala silang makain. Oo. Parto na kayo pag umaga sa ako. Parto kayo, magkape kayo. Kape. Alam niyong walang-wala po sila talaga? Alam kong wala talaga. Tapos pag tanghali na, peng asukal po, marito pa dito, mayroon dito, mayroon dito, ang bigas. Oo. Kahit gulay na gabi, hati-hatiin namin yan. Ay, ganun? Mm. Grabe, ano? Hati-hatiin namin yan. Hindi tapos, bilin. Ano yun, saan galing yung pagkasabi ni Nanay na kayo daw yung nagbibigay ng kaning bahaw sa kanila? Oo, kami rin sabi, may bahaw ka dyan, mayroon, kumuha ka at wala daw almusalan si Bumbay, ipapasok ng trabaho. Grabe, ano? Sabi ko na ito, kumuha ka. Tapos minsan daw po, Nanay, sila doon sila natutulog noong ano. Pinatutulog tapos po sila. Tapos si Bumbay doon. Ang tagaluto. Nagluluto ka doon, Bumbay?
siya. Anong niluluto mo? Kasi sa sobrang hiya din po sa kanila. Nahihiya daw sila. Sila daw ang pinakulain. Wala nang problema sa amin. Kahit dito kayo kumain. Pero tinutulungan nila kami. Kahit ano po, magugas ng pinggan. Yung nagugas sila. Yun yung tinutulong mo. Ayaw nila. Ano naman yung tinutulong mo sa pagluluto? Ikaw nagluluto mismo? Sinang nagawa lahat? Minsan po. Ako po nagluluto. Minsan sila din. Ano naman yung mga ano mong niluluto? Yung mga gulay-gulay, ganon? Yung mga gulay. Gata? Oo. Parang pamilya nyo na talaga po sila. Ano? Oo. So, ayun na. Mabait kaya ito ay wala itong salitang walang po. Upo. Mabait yan. Pag may ulam din siya. Gusto mo nito? Sabi nga po ng mga viewers natin, madami pang daig ito na nakapagtapos sa pag-aaral kasi parang professional talaga siya magsalita. Kaya yun yung huwag mong tanggalin sa katawan mo, buboy. Kahit ano man yung maano mo ha, marating sa buhay, makamit mo sa buhay. Yan yung stay mo lang, stay humble ka lang para ano no, madami pang blessing. Minsan kaya nakaupo siya, nakatanong sa malayo kaya, Umay, magkapi ka. Siguro nag-iisip siya kung anong iniisip niya. Oo. Parto ka. Nay, sa ngayon, napansin po kayo ng isang sponsor, may pipe pinapaabot po sa inyo. Ay, thank you. May pinapaabot po kayo ng isang sponsor ko. Nay, hawakan mo. Ay, thank you po sa nito sa akin, nagbigay. 2,000, Nay. Ay, thank you. Maraming salamat. Ay, nakakatuwa. Natouch po yung puso niya sa pagtulong niyo kila Bombay, Nay. Kaya sabi niya, pag nagpadala ako ng pangmaterialis nila Bombay, ay, bigyan ko din yung tumutulong sa kanila dati. Thank you ng maraming sa inyo. Yan. Salamat, Nanay. Sige, bili mo yan ng merienda mo, ha? Ano merienda, ma? May bila ako ng aking, ano? Kakanin po. Nagluluto ako ng kakanin. Ah, okay. Sige po. Sige. Saka bukas pupunta ako ng bahay. Ako bukay mag-aayos na sa senior. Mami, bibili ko na ito. Ah, sige, Nanay. Sige, salamat. Maraming salamat sa inyo. Okay po. You're welcome. Ayan, tuwan-tuwa si Nanay. Anong pangalan niya, Nay? TC. Si Nanay TC. Ayan. Oh, sige, salamat din po sa pagtulong sa kanila, salamat. Nay. Salamat. Oo, walang problema sa amin yun. Tuwan-tuwa nga ako, hindi ninyo dadalhin sa bayan. Opo. Dito lang din sila. Napag-isipan ko din po kasi na madami silang kaibigan dito tumutulong sa kanila. Kaya naisipan namin na dito na lang sila mapaayusan ng maayos na bahay. Malulungkot din kaming maigay. Baka kayo mag-iyakan pagkalalay sila dito. Opo. Sige po, mabait Nanay. Mabait si Bombay. Mabait na mabait yan. Oo. Sige po, Nanay. Salamat po. Okay. Ayan. Natuwa po siya na ano, yung isang sponsor ko na nagpadala ng pang ano natin. Nagpadala po siya ng pang materyales, pang tulong materyales. Padala siya ng 8,000. Sabi niya, yung 6,000 para sa materyales at 2,000 para sa kay Nanay Tessie. Ayan po, ay pag umaga po talaga, so mabait po talaga yan, pag umaga, tinatawag na po kami niyan. Maribig, dito na, kumuha na kayo ng almusal ninyo. Merienda, yung binibinta niya. Merienda po. Hindi niya pinapa, ano, bayaran? Hindi na yan naniningin. Hindi po yan naniningin. Bait ni Nanay, ano? Basta po, kuha lang kami dyan ng kuha. Kuha lang kami ng kuha dyan. Minsan nakakayaan na lang din eh. Hindi na ako kumukuha. Tapos pag hindi kami kumuha, sabi ko nakakahiya na kasi ang dami na. Sasabi, anong hiyaya? Sige lang, para sa lahat yan. Kumuha na kayo dyan. Malang hiyaya. Huwag na kayong mahiya. Bait talaga po. Ano? Kaya deserve niya din yan yung ano kasi sabi nung isang tumulong sa atin nga, sabi niya, paabutan din daw ng kahit konti lang. Kaya yan. Kaya nga kung sabi ko sa kanya, hayaan mo maring tisi, pag ako nagkaroon ng maraming pera, tutulungan din kita. Sabi ko sa kanya. Oo. At ngayon, nagkakaroon na kayo ng konti-unting blessing po. Hindi naman masama mag-share po sa kanila, ano? Hindi po. Kasi hindi yung mga po ganyan, deserve talaga nilang mabalikan ng ano. Yung, kumbaga, yung kahit konti lang, yung maramdaman lang din po nila. Naalala mo pa rin sila na pagtulong nila sa iyo. Natanaw pa din yung utang na loob. Oo. Yan yung magagandang tao na ano. Yan. Nay, excited ka na ba maging itsura ng bahay mo?
Opo, ma'am. Ini-imagine na namin yung maging itsura niya. Yung sawali na ituloy natin yun kasi maganda yun. Pag sobra-sobra naman pala yung yero niya at hindi natatalampsikan. Tsaka pakulayan natin. Opo. Maganda po ang kulay. Matibay po yun. Pagka nagdudubul-bulin pa kayo, magastos sa kahoy tsaka sa ano po sa tawag nito? Plywood. Plywood. Kasi doble. Eh, baka pasukan din ng ahas pag nagtagal-tagal. Yun, yung double walling na yun. Oo, tama. Kaya ganun na lang, Nay. Ano? Oo. Usapin mo na po yung nagagawa at pa-estimate nyo po sa ano para habang sinisemento ito, itong kalahati niya, ay nagagawa na kung ilang piraso yung ano po yung ilalagay natin sa ano. Eto ba yun? Ganito yun? Oo, ganyan po yun. Kaso nga lang parang aliliit yung ano niya pagkagawa, Nay. Pag dito, ay tama lang din po yan dyan kung ano. Yung sukat lang. Yung sukat niyan. Okay. Sige, ina, Nay. Kasi po, pinutulan pa ito ay. Okay. Binawasan pa yan. Tama, yung sukat niyan, tama yun dun. Mm-mm. Kung ilang piraso na yung ano, idamay mo na tong kusina, no? Para matakpan din dito sa may ano, at mapakulayan lahat dyan sa ano, para magandang tingnan, ano? Pa-estimate ko na po yan sa kanya lahat, yung sawali. Ah, sige po. Para, ano? Ayun na po. Diyan po lang siya. Sino po? Matlon po. Yung pong carpenter. Oo. Ipa-estimate na lang para ipagawa mo na nanay dun sa nagagawa para habang nagagawa sila dito ng half body, mga semento niya ano, matapos na din. So, ayun. Dito muna yung vlog natin at araw-araw ako dito. Siyempre, may pabahay tayo. Oo. Pag natapos na kami sa pabahay at nabigyan na din kayo ng magandang ano, magandang siyempre, hanap buhay, buboy. Pwede naman tayong mag-scout na ng iba para naman makatulong pa tayo ng iba. Pero tuloy-tuloy pa din yung pagtulong ko sa inyo habang nag-aaral ka. Sige. Oo. No? Ganda po yun. At tulong din sa pagtulong sa iba. Oo. Natutuwa ka ba yung mga ganitong ano, mga programang ganito, buboy? Siyempre. Nakakatuwa naman kasi siyempre hindi mo naman akalain na ikaw lang yung tinutulungan tapos mo papasama ka, ikaw rin kasama nilang pagtulong din. Mm-hmm. Kahit yung tagadala lang ng ano. Ah, gusto mong ano, sumama sa amin? O, yung sinasabi nyo. Na ano, oo. Hayaan nyo pag ano, andito si Marcos. O Marcos, dito ka. Yun nga, si Buboy gusto niyang sumama sa atin sa pagtulong daw. Basta natapos na yung pabahay sa kanila. O, pwede yun. Para marami-rami, mas marami, mas masaya eh. Oo. Tsaka sabi niya kahit taga-bit-bit lang daw ng mga ano, mga ayuda ganun. Kung okay lang kay Buboy, taga-bit-bit ng motor ma para. Gusto mo bang mag-bit-bit ng motor? Hindi, syempre pag ano, dapat ganyan nga kung gusto mong ano. Okay sa amin 'yan. Basta yung pag-aaral mo yung i-priority mo ha. Pag nag-start na yung school mo, yun yung i-priority mo. Pag wala lang pasok, pwede kang sumama sa amin. At yung araw na yun, bayad din naman. Babayaran ka namin para yung kita mo, pwede mong pang-allowance, pangbigay mo kay nanay, 'di ba? Salamat po. Oo. Kayo pong bahala. Oo. Yan si Buboy. Sige, Nay. Punta muna po kami. Sige. Salamat po. Oo, bukas pupunta ako ulit dito at para ma-check natin yung ano, no? O kung hindi ako makapunta, ikaw po yung bahala dito muna. O yung sawali, yung ano po. Kahit paano ko na po kay Marlon. O ipocompute niya din po yung sa ano, no? Sa coconut lumber. Ano? Coconut lumber ba tawag doon? Coconut lumber po. Ayun. Sige. Pagka na bulpit na po, nililista po natin at ano po namin sa inyo. Oo, sige. Bubulpitin po. Salamat po sa nag-share sa aming pabahay. Marami-marami po salamat at pati yung po nagturong sa amin ay inyo pong binigyan. Salamat po ng marami. Oo. Yan, Buboy, anong masasabi mo sa nag-share sa atin ng blessing? Salamat po ng marami. At sana ay huwag silang mag, ano, magsawa sa pagtulong din sa iba na kagaya po namin. Tuloy lang po sila at meron din marami pang darating sa kanila na ano, na blessing din. Okay. Galing sa Panginoon. Panginoon. Okay, sige, Buboy, salamat din ano sa paggawa ng bahay niyo. Ay, okay. Buyo, wala pong problema. Oh, sige. Sige, God bless, Nay. God bless po. Okay. Thank you.